Hello guys! Welcome back to my channel, Bisaya Ang Dako si Moana. Right now, we are here at Albati. Napakaganda dito sa Dhabi. Sobrang linis. Well-maintained talaga nila yung beach for free. And yung walang entrance fee. Ang ganda talaga. So, tingnan mo. Pati yung upuan may nakalagay. Keep distance. So, kahit sa upuan may meron siyang social distancing. Ang ganda, ipapakita ko po sa inyo yung view. Makikita niyo po yung bridge. Yung bridge na yun. What's the name of that bridge, brother? But that is going to where? Hudairat? Al-Hudairat? Al-Hudairat, yeah. Hudairat, yes. Yun pong may bridge. Yun po yung papunta ng Al-Hudairat Beach. Kaya lang, ayaw namin pumunta doon kasi nakakapagod magpadyak ng bisikleta ang layo kasi. So, the view is so amazing. You can see. Okay. Ayan. Ang dami ring benches dito. Ayan. Pwede mo maupuan. And ayan. Manirado na. Wala na yung dagat. So, hindi siya overcrowded. At before ka makapasok sa beach, kunan ka nila ng temperature. Kung pwede ka ba, kung hindi ba mataas. Kung mataas yung temperature mo, hindi ka pwedeng pumasok dito. Ayan. Andoon na sila, napaka-excited. Ayan. Ako din, first time ko rin na maligo dito sa Abu Dhabi. Actually, maraming magagandang beaches dito. Kaya lang, isa ito sa napili namin na malinis talaga at siya, hindi siya overcrowded. At ang ganda. Ang ganda talaga. Okay. Ayan. 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 Papunta na ako doon kasi kinakawayan na nila ako. Gusto na talaga ng kapatid ko na maligo na raw kami kasi ang time dito almost na siya. Magsi 6 PM na siya. Ang beach mag-close parang 6:30 yata. Pero dito, sobrang liwanag pa dahil nandito nga kami sa UAE. Kaya kahit almost 6 o'clock na, yun, grabe pa rin yung liwanag. Ayan. So tara na! Excited na akong maligo! Ready na ako para tumimpas sa dagat! Ayan. Nandun sila oh. Ayan. Nandun na sila. So doon na rin ako. Ah wow! May nag jet ski. Ayan. Ready na! Swim for the first time. And saya-saya. Beach buddies. Yan, may pinpil pa rin. Oh, beach buddies. Picture. Wow, ganda ng sunset. Ayan. Ganda. Ayan.
Nanood na lang kami sa mga naka-jet ski. Ayan. Bawal na kasing maligo kasi may curfew. Ayan, yung mga naka-jet ski na lang yung natira. Nandoon. Pero kami, dito na. Pauwi na rin kami. So, sa susunod na naman, kasi natuto na akong Lumangoy. Tapos na kaming naligo. May curfew kasi dito. 7 o'clock sa gabi. So, basta pamboko. Yan. Meron talagang nagbabantay dito yung merong mga bay watcher. In case may malulunod. Ayan. Tingnan nyo. So, yung mga janitor, tinglinis tayo na nila. Ayan. Sobrang ganda talaga. Ah, sobrang linis, sobrang ganda. Nakakamangha talaga. Yung, ano, yung pagmamanage nila dito. Papakita ko sa inyo ngayon yung sa labas nito. Tingnan nyo nga, oh, may nakaharap. Kasi hindi ka diretso makapasok sa loob. Bakit? Kailangan mo pang dumaan sa scanner. Yung I mean yung scan, yun nga, scan ka nila kung yung ano mo is okay lang ba yung temperature, hindi. And look, meron talaga silang parking sa mga bisikleta. Ayan, yung scooter, bisikleta, yung sasakyan. Ayan. Then, diretso kami doon para makita nyo yung view. Ayan. Tapos na kami naligo. So, yun. Yun yung doon yung, ano, yung beach. Pagkatapos, nag-transfer kami dito kasi ano, kailangan ng lumabas eh. Kailangan ng sabi ng guard, tapos na raw yung ano, liguan time. So, hindi na pwede doon. Nagutom kami. Yung bit-bit namin saging lang. Saging at saka junk foods. Quick bath lang daw. Quick swimming. Ayan. Ang ganda. So, ang linis talaga ng park nila dito. Dito kasi walang maraming tao kasi exclusive na place ito. Ito yung area na maraming mga mansion dito. So, yung mga nakatira talaga is mga mayayaman. So, kung ikaw pupunta ka dito, kailangan mo talagang gumastos. Mag-taxi ka. Medyo malayo-layo siya. Eh, kami meron namang electric bike. So, yun. Nag-electric bike kami papunta dito. Yan, nandyan sila. Posing na. Si Hubby at saka si kapatid. Kain na lang ng kain na lang ng banana. Yan, bang palakas yan ng resistensya. Yan. Ang problema ngayon, yung bike na kapatid ko na flat. So, paano yan? Buti na lang, ano siya, foldable kasi siya. Ayan. Foldable siya. So, pwedeng i-fold ito, isakay na lang sa taxi. So, siya na lang pauwi, mag-taxi na lang siya. Or kaming dalawa, para si Hubby na lang yung magdala ng electric bike pauwi. Ayan. So happy talaga kasi ngayon lang ako natuto talaga. Hindi ko inakala na matuto akong ano, Lumangoy. Yung talagang lumulutang ka na kahit yung ano na kahit nasa malalim or kahit naka-steady lang yung katawan ba, hindi yung gumalaw-galaw talaga. Parang nakatayo lang. Yun, first time ko yung natutunan. Hindi ko talaga makalimutan ito dito kasi marunong na ako floating, yung nakatihaya. Hindi talaga ako marunong mag ano ba to, parang hirap-hirap talaga ang mga Cebu. Halatan talaga Cebuana na hindi marunong mag Tagalog. Dati kasi yung patihaya, yung nakahiga lang talaga ang ano alam ko, or yung sumisisid lang. So gusto ko bukas na naman mag-swimming kasi 4 days holiday dito. Yung holidays niya, 4 na araw. So, pwedeng bukas, balik na naman kami dito. Yay! Ang layo na naman. Bukas daw, punta kami daw doon. Yung sa Al Hudairat Island. So, kailangan talaga namin yung lakas na, yung magpalakas na katawan para yung
hangin namin, may pundo na hangin papunta doon. So tingnan nyo. Ayan, dati nung pumunta kami, hindi kami nakadiretso sa dulo. Ang daming pupunta rin doon na mag ano, swimming. Ayan guys, upo muna ako. After this, uwi na kami. Ayan guys, ito yung nangyayari sa amin ngayon. Naglalakad na lang kami. Ayan. Kasi flat yung bike niya. And then, walang taxi dito banda. So, foldable ang bike niya. Pwede, ano na lang, isakay sa taxi. Kaya lang, walang taxi dito banda. Ayan o. Naglakad. Nakakapagod pa naman maglakad. Pero at least, maganda siya kasi, ano, masarap yung hangin. Although, hindi siya ganun, hindi pa malamig na panahon. Although, hindi pa siya winter season. Okay naman siya, mahangin naman. And then, ang linis dito, tingnan nyo. Tingnan nyo gaano siya kalinis. Well-maintained talaga yung place. Yan. Wala pa akong suko. Galing lang namin. Saka, ano, galing sa paglito ng dagat. Walang suklay-suklay. Ayan. Sana makakita kami ng taxi sa dulo para nakapagod din maglakad. Papunta dito, I think, galing sa bahay namin is 5 kilometers. So, nakakapagod kapag maglakad. Ayan, tumatawid kami ngayon sa, nandito kami sa footbridge ng Al-Hudairat, papuntang Al-Hudairat Island. Ayan. Dito sa likuran ko, yun ang papuntang Al-Hudairat Beach. Dati, pumunta kami pero hindi kami dumiretso hanggang dulo kasi sa sobrang layo at nakakapagod. Bukas daw punta kami doon. Wala talaga taxi kami ano, nadaanan. Oh, ay, pag nag-Ramadan sila. Oh. Sabi niya, nagreklamo na itong kapatid ko, sobrang daw nakakapagod. Mubarak, ayan, siguro konti ang taxi ngayon kasi holiday. So, yun, of course, nag-enjoy din yung mga taxi drivers. Siguro nag-outing din. Ayan guys, nakikita nyo. Ayan, ang daming puno ng dates, oh. Ayan. Ayan. And then, yung sa gitna rin, tingnan nyo yung Big Island. Meron yung, ang ganda dito kasi, yung sa daan, yung sa gitna, meron talaga siyang mga punong kahoy. Ang dami talaga. Parang sinasadya nila, parang yung oxygen ba. Ayan, tingnan nyo. Ayan. And then, yung opposite side, yun nung ito, papunta doon. Sa kabila, doon din. So, one way lang ito, dito. So, tingnan nyo. Malapad siya. Hindi ito yung pinaka main highway, pero malapad talaga yung daan nila. Ang daming puno. Magtataka ka, kasi nasa Middle East, paano yan nabubuhay yung mga puno? Dito mo malalaman na wala talagang corrupt dito. Kasi kung ano yung puno ng bayan, binagastos talaga para sa ano, para maging maganda yung kapaligiran nila, yung panggobyerno nila. Napakaganda talaga. Ayan. And then ano bunga pa sila sa ilaw dito. Tingnan niyo yung ano, mga street light nila. Ang dami. Naalala ko sa Pinas. Nako. Ang dilim-dilim lalo na sa mga probinsya. Dito talaga ang liwanag. So yung pagitan niya, ilang meters lang, meron na namang ibang ano, street light na naman. Ayan. Ayan, sobrang pawis na. Ang layo na nilakad namin. Wala talagang, wala kami nakitang taxi. At the same time, yung ano, bike, pinatry namin na i-fold. Hindi siya napo-fold. Ang tigas talaga. So, ayan ngayon. Tiisin namin maglakad. Ang layo na nilakad namin. Ayan, tingnan mo yung pawis na kapatid ko. Ayan. Naliligo rin. Ayan. Parang naliligo rin kami sa dagat ulit. Ang layo, oh. Ayan, continue kami maglakad doon. Grabe.
dito kami dumaan sa park, sa Umalimarat Park. Naka-electric bike kami ng kapatid ko kanina, sumakay ko sa kanya. Then yung si husband ko, siya yung naglakad lang. Tumatakbo, lakad, takbo, yun. Pagkatapos, salitan, kami na naman ang kapatid ko, nakaangkas ako sa electric bike. So ngayon, dito hinatid ako ni Hubby dito sa may bench. Sobrang nakakapagod dito ako. So yun, binalikan niya ngayon ang kapatid ko kasi nasa malayo pa. Yun, andoon. So, kinuha niya yung bike na yung na-flat na bike. Nasaan na siya? Ayan. Ayan na sila. Upo muna tayo. Grabe. Sobrang nakapagod. Ayan. 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 Hindi yung anong kinapitakan ah. Ayan. Sobrang pawis. Pero tingnan nyo, ang dami pa rin naglalaka dito ngayon. Nag-exercise dito yung pumapunta dito. Nag-jogging din sila, yung iba walking lang. So 2 hours kasi ito kapag ikutin mo ang buong park. So yan. Sa wakas, nakarating rin kami. Sobrang nakakapagod. Yan. So sabi yung nagpitpit ng bike na naka-plug. Malayo pa siya. Kabilang yung nauna. Bye!